Hi guys, this is Marian. At ang topic natin ngayon is paano ba natin malalaman kung tayo ay nagiging toxic na? Walang may gusto ng toxic na relationship at hindi lang girls ang nagiging toxic. At para manatili ang isang relationship, dapat tayo ay maging balance lang. So, may inihanda akong 5 sinyales na tayo ay nagiging toxic na. Para maging aware tayo at maiwasan natin ang pagkasira ng ating relationship. So, una, kapag ikaw ay nagiging palaaway na. Yung palaging dada ng dada, katulad ng mga nanay natin na napakabungangera. Na kahit konting mali, pinapalaki mo na agad. Yung araw-araw na lang, lagi mo siyang inaaway. Na parang wala na siyang nagawang tama sa relationship ninyo. So guys, kung gusto niyo manatili ang inyong relationship, dapat nating iwasang maging palaaway. Kasi pag palagi na lang kayong nag-aaway at meron kayong masabi sa isa't isa, mahirap na kasing bawiin yun yung mga nasabi mo na. Masaktan nyo ang bawat isa, so nagkakaroon kayo ng gap at nawawala na ang inyong sweetness na importante sa isang relationship. So guys, huwag nyo palaging awayin. Dapat marunong kayong kontrolin ang sarili ninyo. So kung dati, inaaraw-araw mong awayin, ngayon, gawin mo na lang TTH Thursday, Friday. So sa halip na magpalakan kayo dyan, idaan nyo na lang sa mabuting usapan. Joke lang guys, sa mabuting usapan. 2. Masyadong selosa. Masyadong selosa na kahit kapatid nila or friends lang nila ay pinagseselosan mo rin. Tandaan natin na ang mga taong ito ay dumating na bago ka pa dumating sa buhay nila. So kapag may pinagseselosan ka, itiko mo muna ang iyong bibig at mag-imbestiga ka muna. Okay lang naman magselos kasi nagpapakita ito na meron tayong pakialam sa ating relationship. Pero syempre, dapat hindi tayo basta-basta magselos ng walang basehan. Kasi nagiging toxic tayo, napapagbintangan natin ang ating partner na hindi naman totoo. That's why kailangan mo muna mag-imbestiga bago magselos. Because anything that is too much ay hindi talaga nakakabuti sa inyo. Number 3, kapag masyado mo siyang pinaghihigpitan o pinababawalan at nagiging clingy ka na. Tulad na lang halimbawa ng pagkikipagkita nito sa kanilang friends. So minsan, payagan mo rin sila kasi nakakasawa rin kapag ikaw na lang palagi yung kasama nila. May mga sariling buhay din niyang mga yan. Lalo na nung hindi ka pa nila nakilala. Basta ang importante, nagpaalam siya, alam mo kung sino yung mga kasama niya, at nag-a-update pa rin siya sa anong mga ganap nila. Or napagbawalan mo, ay mas lalong magre-resist ito. Kasi ito ay nakakasakal sa iyong partner. Number 4, kapag ini-invade mo na ng masyado yung privacy nila. Like yung mga family matters nila, pinapakialaman mo. So kung gusto nilang mapag-isa o wag mo nang pag-usapan, ibigay mo na sa kanila yun. Kasi ganito naman talaga tayo. Kahit sino naman, minsan gusto nating mapag-isa. Hintayin mo lang na siya yung magsabi sa'yo o mag-open up siya sa'yo. Kasi minsan, ayaw nating may nangingialam FB nila. Okay lang na malaman mo kung sino yung mga nag-chat. Pero yung ikaw na yung nagre-reply, hindi na rin tama yun. Account niya pa rin yun. So, number 5, kapag pinipilit mo na gawin niya yung gusto mo. Like, gusto mo siyang maging mabait. Gusto mo siyang itigil yung kanyang mga bisyo. Kasi ang tao, hindi yan dapat pinipilit. Lalo na kung ipipilit mo na baguhin siya. Kasi kusa lang nilang ginagawa yan para sa'yo. At hindi yan mangyayari agad-agad.
it is gradual. Kung mahal ka nila talaga, hintayin mong gawin nila sa iyo yun. Hindi yung ikaw yung gagawa ng paraan para gawin nila yun. Like gusto mo na i-post ka sa FB nila. Like gawin kang profile picture or cover photo. Like masyado ka nang nagiging demanding na kapag hindi nila sinunod ay magagalit ka o hihiwalayan mo.